Magandang balita naman para sa mga nurse na naghahanap ng oportunidad abroad. 1,000 Pinoy nurse ang kailangan sa Canada na may paunang sahod na aabot sa mahigit 100,000 piso. At ang bonus, pwede raw nilang isama ang kanilang pamilya. Nakatutok si JP Soriano. Ang 4 na taong paglilingkod bilang nurse ni Claudine sa isang government hospital sa Pilipinas, balak daw niyang ituloy na lang sa Canada. Kabilang siya sa nag-apply at natanggap na maging nurse, partikula sa probinsya ng Saskatchewan na naghahanap ng 1,000 Pinoy nurse. Siyempre yung salary. After nun, kasi yun nga, may relatives ako sa Saskatchewan, so nakikwento nila sa akin yung sa mga benefits. Kung tutuusin, mas malaki raw ang sahod ng mga government nurses ng Pilipinas gaya niya na nasa 30 to 40,000 pesos kada buwan kumpara sa 9 to 15,000 pesos na nakukuha ng nasa private hospitals. Pero sa Canada, ang paunang sahod niya maaaring umabot sa halagang katumbas ng 150,000 pesos pataas kada buwan. Bukod pa diyan, ang mga benepisyong nakukuha ng isang nagtatrabaho sa Canada at higit yan. It's lifestyle choices and those choices that they can have to be able to have that work-life balance, which is very good in Saskatchewan. Dapat lang naman daw yan ibigay sa mga Pinoy nurse na ayon sa Minister of Health ng Government of Saskatchewan sa Canada ay likas sa pagiging maaruga, tapat at magagaling. We want to provide them with an option and an opportunity. We know that they're being sought after by other countries. 21% daw ng mga bagong dating na immigrants doon ay mga Pilipino. Pero kung ma-homesick ka pa rin, may pagkakataon din daw na isama ng aplikante ang kanilang pamilya sa Canada. We don't just recruit the worker, we recruit the family. And there's instant integration into our education system. We offer them healthcare immediately. Ayun nga, madadala ko rin yung family ko doon. At paano ang trabaho ng asawa ng Pinoy nurse? The spouse is looking for employment, we'll try to find the spouse employment. Makikipagpulong na rin ang Health Ministry ng Saskatchewan sa ating Department of Migrant Workers para plansyahin ang isang Memorandum of Understanding. Paalala lang ng DMW, mag-ingat sa mga illegal recruiters sa social media sites. Para sa job offers ng Saskatchewan Health Authority, pumunta lang sa kanilang official website. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.